Hello, hello mga bro at sis, Prime Nems. Ayan, nandito po tayo sa opisina ng ating kaibigan na si Sir Ian. Bago ko umpisa ng ating vlog, nice ko munang kumustahin ng ating mga kaibigan dyan sa Manitoba, sa Alberta, yan sa Cargill Group, sa Cargill Alberta, at saka sa Canistoga, Kitchener po. Kasi na rin po ang aking grupo ng Pilkan, ng Kitchener, at ang Guardians po, ng Kitchener at Ontario. Nandito po tayo ngayon para makausap ang isang instructor dito sa Kitchener na si Sir Ian. Ayan po, magpapakilala po siya. Ako, thank you so much po Sir Prime. Nanonood lang ako dati ng mga videos mo. Ngayon, andito na. Salamat po for visiting us. Yep. Ako po pula ulit si Ian, and ang company po natin ay Exponential Learning. Nagtuturo po kami para paano mag-prepare for CELTIP exam and also IELTS examination for permanent residency. At hindi lang po yun, no? Kung merong pangailangan for business English o kaya gusto mo lang na mas ma-enhance pa yung knowledge o kaya yung pakikipag-usap gamit yung English kasi dito lalo, no? Kung pinili natin na manirahan sa Canada, napakaganda kung ma-enhance pa natin yung kakayanan natin ng pakipag-usap. And syempre, focus po natin, no? Yung IELTS incentive for permanent residency kasi na nabanggit po ni Sir Prime, no, na napakadami na kababayan natin nagkatrabaho, no, from the Philippines as dito, medyo nahihirapan to prepare for IELTS and CELTIP exam. Alam naman po natin na requirement po talaga sa permanent residency yung language proficiency examination. So kung CELTIP po ang feeling nyo na mas fit para sa inyo, so matutulungan po namin kayo. Kung IELTS din naman, we'll try to help you to prepare. Ngayon ako po ay isang certified CELTIP instructor, trained ng CELTIP, and also meron po tayong certificates. Also, Exponential Learning po ay partner tayo ng CELTIP. Makikita po yung ating website sa CELTIP website kapag kilig nyo po yung prep program at maghanap po kayo ng mga companies na nag-partner ng CELTIP na magbibigay ng programs, isa po tayo sa nandoon. Pipiliin nyo na yung bansa ng Canada, Ontario, and then Waterloo. Kasi una po na-register yung ating kumpanya. Sa Waterloo, ngayon po, ito po yung ating Kitchener office. No? And we're very happy na meron na po tayong office for on-site. No? Kasi po noon, nagsimula tayo na online po yung ating mga klase. Pero dahil po na may mga nag-request na mas gusto po nila ng on-site, nandito na po tayo sa Kitchener. Napakalapit lang po nito sa kung taga Kitchener kayo, napakalapit lang nito sa Traynor, napakalapit po nito sa mga bus stops and train station. Napakalapit. So, actually, isa po nating student naglalakad lang mula sa kanilang tinitiran papunta rito. Kaya po, ang tinuturo ko po ay number one, of course, preparation. Paano ba yung examination? Ano ba yung paraan ng pagsagot? Kasi meron na, marami tayong kababayan, magaling naman mag-English, no? Pero pag oras ng examination, hindi alam kung paano gagawin sa exam. So, may mga time limit po kasi yan. Nahihirapan na pumasa kasi hindi nakapaghanda. Meron naman talagang, alam naman po natin, hindi naman talaga lahat is madaling matuto ng English, no? Pero napakasipag, talagang dedicated sa trabaho at kayang-kayang gawin yung trabaho. Pero balita ko kay Sir Prime na meron na mga kabatch na hindi nakapagpatuloy dahil sa language proficiency examination. Huwag naman po sana na yun yung maging hadlang para sa PR nyo. Kaya po kung merong katanungan kung matutulungan namin kayo, dito sa Exponential Learning, yung ating mga klase, pwedeng on-site, pwedeng online. And pinaka po mahalaga, huwag antayin na mahuli yung preparation. Mas maganda kung mas mahabang time for preparation. Dito rin po, ina-assess namin yung kakayanan, yung level nyo. May CLB level po kasi yung mga requirements ng permanent residency, depende sa kung anong a-applyan. Kaya po, maganda kung makita natin kung nasa na po ba yung level nyo ng preparation, nasa na ba yung level nyo sa English, no? Yung sa inyong speaking, reading, writing, and listening. Yun po yung mga examination. Kaya masaya po kami na kung mayroong magtatanong,
kung mayroon mag-inquire regarding our classes, availability, anong oras, at magkano. So, pwede nyo po ako i-reach out sa Facebook, no? Yung aking personal na, yung business ko na Facebook is Ian Samuntina. Exponential Learning also, no? Pwede nyo kami ma-reach dyan. And also yung website po natin, www.exponentiallearning.ca. Yun po yung ating website, no? Pwede rin kayo mag-connect. Yan. Yeah, maraming salamat. Ayan po yung pag-ano ni Sir. Totally sa aking experience, sa aking ano, sa IELTS na yan. Pagdating ko po dito sa Canada, may mga kabats po kami na hindi pumasa sa IELTS or CELPIP na yan. Pinauwi sa Pilipinas. Natapos yung kanilang kontrata. Kahit ano man ang gusto ng company na sila ay kunin o lingapin dahil nga dahil magagaling na sila, pero hindi sila pumapasa sa IELTS or CELPIP. Ang government ang nagpaano na pinauwi po sila sa Pilipinas. Kaya abang maaga eh, kung kaya niyo naman mag-review ng CELPIP or IELTS, nandito si Sir, kahit to sa online, kung nasa Alberta man kayo, nasa Ontario man kayo or anong ano dito sa ano, pwedeng online. Diyan, ilalagay ko po yung pangalan niya dito sa ano, yung Facebook account niya at saka yung kanilang website, pati na rin po yung kanilang company para makontakt niyo po siya. Kayo, kung nababahala kayo, dahil nga, magtatanong kayo kung ano ang pinagkaiba ng CELPIP sa IELTS, dahil ang binibigay sa atin sa Pilipinas ay IELTS, bakit merong CELPIP? Kaya si Sir magpapaliwanag. Paano po yun? So, yung sa atin po kasi, kahit ako nag-IELTS po ako, yun yung tinay ko na examination. Yun yung pinaka kilala natin. No? At kung yun naman yung applicable sa inyo, kung mahilig ka kay Harry, kay ano, kay na, yung British na accent, yun yung madalas na marinig mo doon. No? At pwede kang pumili kung gusto mo na paper-based o computer-based, no? Sa paper-based, gagamit ka ng mga panulat para ibigay mo yung iyong sagot. Diba? At marami po silang pagkakahawi. Pero yung sa IELTS, kailangan mong mag-book ng yung tatlong examination, tapos yung speaking, iba po yung schedule nun. Minsan, pwede naman magkakas nun, may pili mo kung available. Minsan, medyo may gap ng konti. At sa IELTS, in-person po yung kausap mo, no? Kapag ka ikaw ay mag-speaking test. Sa CELPIP naman po, yung buong tatlong oras kasi ay dire-diretso lang po yun. Lahat computerized po yun. So, kung hindi ka masyadong manood sa computer, either mag-IELTS ka na lang or gusto mo aralin mo paano gawin. Hindi naman ganun kahirap. Gagamit ka ng mouse, no? Meron kang earphones, tapos pipili ka ng mga sagot mo. Like what I said po, pareha sila na napakagandang examination actually kung maaaral mo. May mga pareha sila, may strength po. Pero saan ba ikaw bilang ano, bilang test taker, no? Mas maganda malaman mo saan mo yung mas gamay, mas komportable ka, no? Now yung CELPIP naman po kasi kaya hindi natin masyadong narinig dito kasi yan, dito dinevelop sa Canada at ang paraan nila ng pag yung ina-assess po ay yung mga areas ng sa trabaho para may pag-communicate sa trabaho at saka sa daily conversations. Yan po yung ano. At meron po tayong free assessment. Ayan. Sa free assessment natin, kung may tanong pa kayo dun sa dalawa, pwede nyo rin po itanong po sa akin. Kasi kulang, I believe, ayoko naman sobrang habaan yung aking kwento tungkol lang sa pagkakaiba nila at pagkakaparehas, no? Pero doon po sa ating website i-share po natin ni Sir Prime. Paano ba magbubook ng ano ng free assessment? Again, free assessment ang ibig sabihin noon. Kung may questions ka about the examinations, pwede mong sabihin doon. Pero yung pinaka purpose ng free assessment para lang malaman kung nasang level ka. So doon po 'yun. Libre, again, libre yung free assessment, no? Kaya talagang free. I-assess natin kumusta yung listening mo, writing mo, ano pa yung kailangan na ano? Improve. I-improve. Kasi yeah, based po yun sa CLB level. Now, kagandahan din Sir Prime, pag ako po ang nagtuturo, hindi lang kasi nagtuturo para lang pumasa sa exam. No? Lagi ko itong sinasabi sa mga students ko
na kung balak mo na ma-PR sa Canada at tumagal sa Canada, syempre maganda na ma-enhance yung pakikipag-usap mo sa kapwa mo na nandito, hindi lang sa kapwa Pilipino, pati sa mga ibang lahi na, so, of course, Canadians and also mga iba na English din ang gamit. So, syempre mula pagbili ng kape, pagbili ng groceries, di ba, sir? Yeah. Pag magpa-check up ka, English ang gagamitin. So, hindi lang natatapos sa preparation po ng IELTS at CELPIP ang ating ang content ng ating mga classes, no? Yeah. Ang binibuild po natin dito yung tamang paraan ng paggamit, paano mo gagamitin yung salita, paano mo i-enhance yung vocabulary mo, paano mas maraming salita ang malalaman mo, di ba? Yeah. Paano na hindi matakot pag tinatanong, di ba? Kasi hiya tayo. Mahihiya. Paano hindi mahihiya pag kinakausap, di ba? At importante po talaga yung communication. Now, nasa Pilipinas po, kung, hindi ko naman lagi din ginagamit ang English sa trabaho. Hmm. Maliban na lang nung nagsimula na ako magturo ng English, no, sa ESL companies. Pero sa atin, kung normal lang, kung sa kaibigan mo, sa pamilya, hindi ka naman ni-English kasi, di ba? Yeah. Parang tataasan ka ng kilay, bakit ka nag-English, di ba? So, hindi siya normal. Yeah. Pero dito, talagang hindi po siya yung parang nag-English ka kasi gusto mo na mag-impress. Hindi. Yeah. Socialize lang. Opo, kailangan talaga yun. Di ba po, Sir Prime, di ba? Ginagamit talaga yung English. Totoo po. Yan. Sa bus stop, may makakausap ka. Makakita lang. Lahat. Diba sa lahat ng lugar, English talaga yung pinakamalaman. So yun talaga, para sa akin, yan. Paano natin yun malalabanan? Pag-aaralan. Yun talaga. Yun nga, sa akin naman, yung ano nung dalawa, dahil dito sa Canada ang ano nung CELPIP, lalo na at ano nila yan, dito sila nag-provide. Alam nila kung paano talaga i-handle yung ano nung examination nung CELPIP. Dahil sa Canada sila yung nag ano noon na gumawa talaga rito, dahil dito lang talaga yun, na ano totally pag 101 kayo ni sir kung ano kayo sa computer, tuturuan naman kayo tungkol sa laptop kasi may mga laptop po rito. Kung pupunta kayo mismo dito sa office ni Sir Rian, ayan po may mga actual laptop ng ano ng CELPIP or either kung ano man po ang gusto niyo ano makakapag-review kayo ng ano, at may mga makakausap kayo talaga ng 101 for English equivalency, matutuloy-tuloy mga ninyo ang pag-English. May mga bro tayo, nahihirapan sila sa reading, nahihirapan sila sa speaking. Dahil kung panay ano lang naman, sa YouTube at saka ano, hindi mo naman makakausap ang YouTube, hanggang ka lang sa listening, di ba? Alam natin, medyo sabi nila kulang sa oras, dahil busy sa trabaho, medyo maano, abang maaga, dahil kapag naubos na yung time limit mo dito sa Canada at government ang magdidesisyon na pauwiin ka na, wala kang magagawa. May example ako sa inyo na yung kasama ko dito sa Conestoga, galing Manitoba, hindi ko nasasabihin ng pangalan, sigurado, alam niya, sarili niya ngayon kasi siya. 7 beses nag-exam ng IELTS. Yung dalawang self-fit niya, doon siya pumasa. The last. Dahil ngayon kasama namin ngayon sa ano at napaka ano na napasipag niya dahil hindi siya sumuko. Mm-hmm. Yung ibang kasama namin gaya sila na pa-away naman, nag-take sila ng exam ngayon, nagpahinga muna ng ilang buwan bago sila mag-take. Hindi pa fresh yung ano ng utak nila na nawala na yung pinag-aralan nila bago sila uli nag-take. Mm-hmm. Ang ano lang, kung nag-take ka ngayon, huwag ka susuko dahil bayad. Ano mo lang naman eh, babayaran mo naman yung take, kikitain mo naman yun eh, pag pumasa ka. Hindi naman yung, dahil bumagsak ka ngayon, hindi ka nakapag-move mo, nagpahinga ka, uminom ka, nakalimutan mo na naman, saka ka na naman mag-review uli, nawawala yung ano nang, yung dati mo ano, yung pinag-aralan mo. Pero kung tuloy-tuloy mo, at inisip mo kung saan ka nagkamali, kung saan ka na nagkulang, kung nakita mo sa grades mo, makikita mo naman eh, bibigyan ka nila ng grades, di ba? Makikita mo, doon ako nagkamali, meron akong hindi nasagot doon, doon ako nang gano'n. Pag nag-move on ka, hindi mo yung tinuloy na naman ng ano, makakalimutan mo na naman. Makakalimutan mo na naman. Pumasa ka nga sa ano, ng una, nahihirapan ka rin naman sa ibang ano, kasi apat na kategory yun eh.
minsan pumasa ka ng speaking, bumagsak ka ng reading. Mm-hmm. Minsan pumasa ka ng ano. Ayan nga, alam nila yan kasi nag-take kami ng Pilipinas dahil hindi kami Australia noon. Ah, Australia kami dapat, hindi kami Canada. Ayan, mga nakasabay ko ng Australia noon, for Australia, flat 5 ang kinukuha sa amin. Wala kami dapat 4.5. Oo. Nung nag-review kami, nag-mock test kami. Nung alam ng mga nagana yan, nag-IELTS kung ano yung mock test eh. Nag-mock test kami, okay naman daw nung nag-exam kami, nakakuha kami ng 4.5. Hindi kami pwedeng Australia, kaya nag-Canada kami. Ang problema, hindi natin hawak ang araw ng papeles ng pagpapasa ng papeles. Mare, meron ka ng IELTS galing Pilipinas. Kararating mo lang. Eh, biglang ilang taon pa bago nag-process yung PIA, na-expire ngayon ng iyong IELTS. Kailangan mong mag-take. Para mag-refresh ka, kailangan mong mag-prepare ng review. Kung hindi mo naman kaya mag-review na sarili ano mo, hahanap ka ng instructor na pwede tumulong sa'yo. Hindi naman po pwede na ikaw lang na hangga, sarili mo lang yung ano mo. Dahil pagdating mo sa exam, lahat ng tao kasama mo doon, mag-exam ka, mag-speaking ka, kausap mo kahit na computer pa yan, kausap mo pa rin. Kahit na tanong yan, mahihirapan ka kung makikinig ka lang. Yun lang yung mga experience namin. Dahil nga, kaya nga pinuntahan ko si Sir dahil na-experience ko yung mga kasama ko na napauwi sa Pilipinas. Ayan, nung nasa ano pa ako, Manitoba, may mga kasama talaga kaming umuwi dahil nga sa batch compares mo, umuwi dahil hindi pumasa sa IELTS. Yun nga. Kaya sa lahat ng parating at sa mga nanandito, lalo na malapit lang tayo dito sa Kaiser, halos kababa mo lang ng St. Mary. Likod lang ng St. Mary School to eh. Likod lang ng St. Mary. Kung nakatira ka sa trainer, magtalis ka lang, bumaba ka lang ng tulay, nandoon na yung ano ni Sir. Ayan. Sa mga nagtatanong sa akin, nagko-contact sa amin ni SNF, kay President Vilma kung nasaan si Sir. Ilalagay ko yung kanyang pangalan at saka cellphone number at saka yung ano dyan para makita ninyo at makontakt ninyo. Kung itatanong nyo naman sa amin kung magkano, hindi namin po masasagot dahil mayroong potential date yun. Kung ilang araw kayo, ilang days kayo, o ilang ano kayo magpa-practice. Hindi naman natin kaano na, hindi namin hawik yung, kami nga sabi ni Sir, may assessment kayo. May assessment kayo kung talagang ano na kayo na, siguro may scene na lang yung inyong pag-aaralan. Hindi naman na ganun kabigat. Kaya nga, nandito tayo, tumutulong kami. Si Sir, matagal ko na siya nakita nung nasa, ano pa kami ng opening, welcome Canada ng Guardian sa mga bagong dating. Sir Ian, siya po yung pinadala ni Madam Vivian noon sa na nag-representative. Nasa Ibilaki pa siya. Doon po siya nakita. Ngayon, nung nag-ano po ng nagtayo po siya ng sarili niyang company ng self-hip para magturo sa mga Pilipino, natuwa naman kami na may tutulong sa mga kapwa natin Pilipino na nangangarap papuntang PR. Ayan po. Ito po ay hindi po ito kabilang sa mga ano, sinasabi nila eh, ano na may hirapan kami dyan dahil magbabayad pa ganun. Hindi po. Para po sa kinabukasan to. Ang nakataya rito, kinabukasan ng mga anak ninyo, mga ninyo. Dahil pag malapit na yung date na pauwiin kayo ng Pilipinas at mag-i-exam kayo, kahit na mag-retake pa kayo ng 10, naabutan na kayo ng date, hindi na kayo makakapag-retake. Yun. Hindi na kayo makakapag-retake. Kung sinasabi nyo sa amin na, edi sa Pilipinas na lang ako mag-take para bumalik ako ng Pilipinas, hindi natin masasabi dahil marami akong kabats nga. Yung kabats namin, hindi na nakabalik. Dahil nga, dito pa lang, hindi na siyang makeup nag-exam ng IELTS or self-hip. Yun po yung masasabi ko lang. Ayan si Sir. Ako, napaka, ano po, no? Napakaganda na siya ni, ano, ni Sir Prime. Actually po, hindi ko naman actually inakala na yung mga, yung pagtuturo ko sa ESL sa Pilipinas, magagamit ko dito. Dumating din kasi ako dito na worker, student naman yung asawa ko. So, talagang alam ko yung hirap magtrabaho. Yung nagsimula po ako umaga hanggang gabi. Talagang trabaho. But, totoo po yung sinabi ni Sir Pam. Dito kasi sa Canada, may mga bagay na hindi mababali. Hindi gaya sa ibang lugar. Yung policies, talaga ay policy.
Ngayon, ang pinaka-ano po talaga is preparation. Kung ikaw ay may pangarap, mas maganda, no? Simulan mo ng maaga yung pag-prepare mo ng ano, ng language proficiency exam. Hindi naman po kailangan na sa akin na lang na magpaturo. Hindi. At nagbibigay din ako ng tips sa ano sa Facebook, may mga tips ako binibigay because I know hindi naman lahat kailangan ng coaching. Kumbaga, hindi naman lahat meron na kaya na talaga eh. Pero mas maganda po, no? May coaching man o wala, hindi tumitigil sa pag-aaral, pag-prepare, no? Mm-hmm. Kasi maraming pwede na ano, may YouTube ngayon, na mayroon kang ano, but kung alam mo na kailangan mo ng tulong, yun ang dahilan ba't ako nandito. Kung alam mo talaga na kailangan mo ng tulong. Kasi pag hindi mo kailangan tulong, usap lang, gusto mo manghingi ng ano, saan ka makapanood ng mga ano, no? Pwede naman. Kung saan ka mahina. Oo, kung saan ka mahina. But yun nga po, Sir Prime, actually. Siguro in the future, sisigapin ko makagawa ng mga ganong content. But sa ngayon, ito pa lang yung ano, yung inakabangan natin. Inspired ako na gawin to every time na yung students ko, nakita ko na nag-i-improve. No? Meron akong isang student na from India naman siya. Magaling na siya, may CLB9 na nga po yung ano niya. Yung scores niya, CLB9. CLB is Canadian Language Benchmark. So mataas na yung CLB9. Pero gusto niya na mas mataas pa para sa PR niya. Kasi iba naman yung ruta niya for PR. Pero kasama ko siya for ilang weeks and masaya ako na masaya siya na marami pa siyang gagawin. CLB9 na yun, sir. So, ibig sabihin, laging merong bunga ang pag-prepare at pag-aaral, no? At huwag nyo lang pong isipin na para lang siya sa iilan, no? Hindi naman ko kailangan ng marami ng English. But masaya na ihanda mo yung iyong sarili para sa pamilya, di ba? Para sa sayo rin, for PR mo. At pagka ikaw ay may balak pa na, di ba, na mag, kumbaga po, wag lang pumunta sa Canada, magtagumpay, mas masarap yung mga aram magtagumpay. Kaya ni Sir Prime, tinan mo talagang grabe ang tulong at serbisyo ng mga guardians, PhilCAN, grabe. Ako personally, na-witness ko, no, dati yung first time ako sa mga events, sabi ko, wow. Tapos nalaman ko yung mga ginagawa ng mga kasama natin dito na leaders, grabe. Kaya po, no, yun ang talagang ano natin, gaya na sinasabi ni Sir Prime. Maghanda po talaga. Huwag antayin na mapasu yung iyong papel bago maghanda kasi sayang. Diba po? Lagi ko na sinasabi na hindi lang po para sa atin. Number one, mali-develop ka, pero meron ka rin pamilya na gusto mo na makasama dito para ma-PR. So, yun po ang gawin natin, inspiration. At hindi, kaya ko po na nabanggit bakit yung pagod, no? Normal talaga yung pagod eh. Lalo pag kasama na yun. Kasama na yun sa Canada ka. Sangkap na yun sa buhay dito sa Canada. Totoo po. Pero nung time na yun na kailangan ko mag-exam, alam ko na kailangan mag-exam. So, kung alam mo na mas kailangan mo pa maghanda kasi nahihirapan ka, mas lalong ma-inspire ka na imbis na sa iba mo ilagay yung oras mo, i-aral mo talaga. Oh, yun talaga. Yan. Ayan po, maraming salamat po sa mga nanonood dyan. Ayan po si Sir Rian, ang instructor ng CELPIP dito sa Kitchener, Ontario. Kontakan nyo lang po sa kanyang number na ilalagay ko dyan. Sa mga kasama po natin na gusto pa po matuto at magkaroon pa po ng knowledge sa pagtitake ng CELPIP, huwag po kayong mabaling tumawag o magtanong sa kanya. Saan man ano, na Facebook, sa cellphone niya, sa personal ano niya po, basta kontakin nyo lang po siya at sasagot po si Sir. At may mga ano naman tayo ng mga kasama na malalapitan na pwede kayong hihatid dito at para makita nyo rin ang kanyang office dito lang sa malapit sa St. Mary, sa likod ng St. Mary lang po to. Oh, actually nga po nung kailan, may nag-inquiry. I think kasi po natanong niya kayo, Sir Prime. Yung day na nga yun, libre ako, sabi ko nga sa kanya, halika, i-tour kita. Kung libre naman ako at malapit lang, at ano, pwede, i-schedule natin ng tour. At ano po pala, Sir Prime, ano ko na rin lang, libreng webinar ng CELPIP, na invite po tayo. Second time na natin na makakasama sa webinar na to. CELPIP talaga po nag-organize, no? Isa po ako sa pagtuturo sa April 3, meron po, 2024, no?
sa April 3 ang pag-aaralan natin ay reading naman. Kaya po yung mga ganun na mga program ng self-help libre po, no? Pwede kayong matuto. And dito sa Mississauga po last Saturday na sa Mississauga po ako nagturo. Okay. At sobrang masaya po sa kung merong nagtataka, pwede ba na on-site sa Mississauga? Pwede ba natin schedule, no? Next April 6 nasa Mississauga po ulit, Sabado rin po 'yun. Ayun po, yung mga nasa Mississauga diyan, ayan. Yung kaibigan natin Team Charon dyan, ayan. Kung pupunta po ang ating kaibigan dyan, yung mga malapit dyan sa Mississauga, saan po gaganapin doon sa Mississauga po? Sa ano po, apat na 2222 South Sheridan Way. Ayan, Mississauga. Ayan, punta po yung mga malapit po dyan. Marami po tayong kaibigan na nandyan ngayon. Yung mga gusto po pumasa, yung mga nag-ano ng caregiver dyan, na mga maghanap ng IELTS, maghanap po yung mga estudyante dyan na magte-take din po ng IELTS at self-help. Puntahan nyo lang po, kontahan nyo lang si Sir. Pakapunta po kayo sa libreng reading. Reading ba tapos? Apo. O, reading po. At ano po, yung reading po yun sa webinar po yun, online lang yun, register lang, Zoom yun. Ngayon po, yung ating, yung nag-request kasi ng mga students dun sa Mississauga, self-help ang kukunin nila. So, self-help, ang ano po natin dun sa writing, saka yun, reading din. Sa April 6. Yung next, kasi ang ginagawa ko po, Sir Prime, is ano eh, concentration sa isang skill. So last time last Saturday March 23rd ang inaral namin ay ano ay speaking, no? Okay. So susunod yung writing. Next nun kung makakaya pa yung reading sa so same day, pero mag ano pa ako ng schedule na kung ang batch niyo po, feeling niyo gusto niyo IELTS, no? Pwede natin pag-usapan. Okay. Yan, maraming salamat po sa mga nanood at sa mga nakinig sa aming ano ni Sir Gian. Marami pa po kayong maganap na magkakasama po kami kasi marami kaming gagawing event dito sa Kitchener, sa Waterloo with Pilkan and Guardian, kasama na rin po ang company ni Sir ng Exponential Learning, kasama rin po ang AB Lucky ni Madam Vivian. Ayan, maraming salamat sa walang sawa niyang suporta. Ayan po, ang Gal Company, cleaning company ni Tina at saka Theo, at ang Lovely Store ng Cambridge. Yan po, maraming salamat din po. At patuloy lang po tayong manalangin. At ano natin na tayo mapasa sa mga gagawing exam dito sa Canada ng self-help. Ano man yan, para ma-PR na po tayo. At kami nga po, nandito, patuloy pa rin namin ginagamit ang salitang English. Kaya hindi po ano po yung ano natin na pag-aaral, mga kasi, dahil patuloy yung gagamitin. Until nandito kayo sa Canada, lahat ng ano rito, puro English din po ang gagamitin. Kaya nga po, maraming salamat sa walang sawang sumusuporta sa amin. Just tawagan nyo lang po si Sir at ako, at ibibigay ko rin po ang kanyang contact sa inyo para at least madali nyo po siyang makausap. Ayan po, sa lahat po ng mga nanonood, God first po. Salamat po. Tama po. Thank you so much po, Sir Prime. Okay, thank you.